So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ko. So, kanina ko lang po kasi napanood dito na ito pa lang si dating Colonel ba to? Colonel Asherto, nagsalita. Na ito pa lang si Asherto, no? Gustong ipapatay, ipatigok di uma ni Duterte. At alam nyo kanong reason? Kasi po, sinangkot ni Asherto si Michael Yang sa droga. Lupet, di ba? Lupet. Oh. So, ang kwento kasi dito mga kababayan, nagkandak po ng isang intelligence report itong si Asherto. Boom! Lumabas po sa report niya, si Michael Yang po ay sangkot sa droga. Oh. So, ito no. Tinan nyo to. So, ito yung balita. Okay? Isipin nyo, di ba? Mga taong malapit kay Duterte, mga Chinese sangkot sa droga. Oh. So, Philippine offers cash reward for info leading to ex-policeman arrest. So, ito po ay nangyari po ito noong 2019. So, actually mga kababayan, hindi lang po kasi si Kibuloy ang nagkaroon pa ng 10 million na patong, pati po si Asherto. Ah, di ba? Oh. So, tinapatan lang pala yung kay Kibuloy, no? So, ngayon mga kababayan, no, sabi dito, no? Okay. Philippine authorities said Monday, ito balita ito noong 2019, ha? Okay. They would offer a 10 million peso reward for information to help them arrest ex-policeman who had accused former economic advisor to President Rodrigo Duterte of being involved in trading illegal drugs. Police are looking for Colonel Eduardo Asherto, a former head of country's counter-narcotics enforcement unit whom a Manila court had named in the warrant of his arrest on suspicion of involvement in illegal importation of methamphetamines. He denied those allegations during a clandestine meeting with reporters last month. Mga kababayan, tingnan ninyo kung gaano kawalang hiya si Duterte. Ito po, wala pa pong kaso si Asherto dito. Suspicion pa lang po. Suspicion pa lang po. Pero, merong 10 milyong patong na. Ganyan po talaga kawalang iya ito matandang kluban na to mga kababayan. Ganyan po siya katakaw sa kapangyarihan. Una mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo, hindi naman po kasi si Duterte yung sinabi ni Asherto na drug lord. Si Michael Yang. So bakit masyadong sensitive at masyadong affected itong matandang kluban na to kay Michael Yang? Di ba? Kasi mga kababayan, kunwari, for example, no, kung si Duterte yung inakusahan, yung nakalagay sa intelligence report, maintindihan ko. Yun nga lang, hindi naman si Duterte yung nakalagay sa intelligence report eh. Si Michael Yang eh. Oh, ito nga mga kababayan eh. Si PBBM nga eh. Di ba? Anong maririnig ninyo sa mga Duterte bobo supporter? Bangag, bangag, bangag. Wala naman silang ebidensya. Ebidensya nila, sinabi ni Digong. Ganyan po kabobo itong mga Didias mga kababayan. Wala silang ebidensya na yung presidente po gumagamit ng kung anumang bawal na gamot na yan. Diba? Wala silang ebidensya. Ang ebidensya lang nila, yung sinabi ni Duterte, naniniwala po sila. Diba? Pati yung sinto-sinto na kalbo na si Jonathan Morales, diba? Ang gusto nila nung una, 'di ba, magkaroon ng Senate hearing para lumabas daw po yung katotohanan. Sabi ng mga DDS yan, 'di ba? Oy, sabi nila ganito, oy, bato. Natutulog ka ba sa Senado? Oh, bakit ayaw mong gumawa ng Senate hearing regarding dito kay Morales? Merong nagsalita para lumabas ang katotohanan. Ano nangyari? Ayun. Lumabas ang katotohanan. Sinungaling si Morales. Ngayon galit na galit ng mga DDS. Oh. Ito mga kababayan, si Asherto mga ka-streetwise, suspecha pa lang. Pero may 10 milyong patong na. Si Kibuloy mga kababayan, may kaso, dumaan sa proseso, may 10 milyong patong din. 'Di ba? So ito mga kababayan, no, para mas maganda, tatahimik na lang po ako. So panoorin po natin yung sinabi nga po ni Asherto. Okay, sige.
Ako po si Police Colonel Eduardo Acierto. Ako po ay isang police na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Acierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko police. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng limang armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Kita niyo mga kababayan, no? Kasi ito, no? Nung ginawa po kasi ni Asiero itong intelligence report po na to, hindi po siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. So may mga kasama siya. So malupit dito mga kababayan, yung mga kasama po ni Asierto, yung iba nawawala na, yung iba hindi na makita, yung iba tigok na. So mahirap po talaga kalaban itong mga Duterte na itong mga kababayan. O kaya nga ako, minsan ako, alam nyo, no, ito no, nanonood ba si Mima? Si Mima kasi nanonood minsan sa kanya, nagko-comment eh. Alam mo na pag-uusapan namin minsan ni Mima Alicia na paano kaya no ngayon ang tapang-tapang natin na binabati ko si Digong. So paano kaya no kung sa 2028 si Sara or basta yung presidente, saan kaya kami pupulutin? So di ba? So hindi nga, kasi syempre iniisip din namin yung kapakanan namin, no? Iniisip din naman namin yung kaligtasan namin, di ba? So, ganyan po kawalang niya si Duterte. Oh, kapag binatikos mo, hindi nga siya yung ano eh. Ulitin ko lang ha, hindi nga si Duterte yung nakalagay sa intelligence report eh. Oh, si Michael Yang eh. Si Michael Yang! Oh, so bakit naman ganun, Digong? Di ba? Affected. Do? Ano yan? Boyfriend mo? Oh. Boyfriend mo yan? May hilig ka talaga sa maliit yung kargada, no? Si Bongo, kasi Chinese, di ba? Siguro malamang mga yan. Mga 3 inches lang yan, di ba? Si Michael Yang, di ba? Mukhang payatot. Mukhang mga 2 and a half inches lang siguro yung ano yan. Yung patutay niya, no? May hilig siguro si Digong sa ganyan. Kaya continue nga natin, di ba? Sige. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote. At malamang patay na si Perote. O yan, no, di ba? Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-influensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Sana nga. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Kita nyo, di ba? Pinapangalanan niya talaga, no? Pinapangalanan niya talaga. Duterte, Bongo, Bato de la Rosa. Sige. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde, at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa atraso sa bayan nila Duterte, Bongo at Bato de la Rosa.
Gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa akin, ni Duterte, at mga kampo nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayo niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa akin yan. Ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong binukot o pinaransom ng mga drug personalities. Alam niyo mga kababayan, no? Alam niyo, no? Ito yung sinasabi ni Trillanes, eh. Na kung ano yung binibintang ni Duterte sa iba, ayun ang gawain niya. So ngayon mga kababayan, no, ito po ay regarding sa droga. So alam naman po natin na si Duterte po ang sinasabi nga po na drug lord of all drug lords. Sabi, di ba? Sabi ni ano yan, eh, ni Las Cañas. So ngayon yung regarding naman dito sa sinasabi naman ni Asierto na meron siyang kinidnap. Alam niyo mga kababayan, yung kinidnap na yan, ayan po yung isang Korean na cremate. And then, yung abo, pinlash sa Inidoro. Lupit, di ba? So ngayon, paano nila ang pwede kasi ito, paano nila mapapatunayan na si Asierto ang gumawa nun, di ba? Kung, kung yung biktima, na-flash na sa Inidoro. So napakadaling gawin nun, eh. Na yan, may patay. O yung patay na yan, di na makapagsalita yan. Oh, ibato natin kay Sherto. Ibato natin sa kanya. Ay yung nakikita ito, eh. At yung tao po na yon, pagkakaalam ko, na na-flash sa Inidoro na na-cremate, sangkot din po sa droga. So posible ito, ah, ito assumption ko lang to, no. Posible na kakompetensya nila yon. Kakompetensya ni Michael Yang, di umano, ah. Kung totoo 'yung sinasabi ni Asierto. 'Di ba? So binintang nila dito sa kawawang kernel na 'to. 'Di ba? I-continue na. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jik Ikyo. Oh, yan pala, toto. Binanggit niya pala yung Koreano. Nabanggit niya pala. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Dongboy School Laboratory. Mamaya bibigyan din ako ang mga intelligence report ko. Ang dahilan kung bakit ako ginigipit ni Duterte. At bibigyan linaw ko din yung grade namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004. Hindi ko alam noon papalatayo pinagluloko ni Duterte. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Cebu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Sinabi ko na ito dati. Ako ay nalulungkot kasi umabot ng ilang taon bago ko maihalad ang aking panig. Noong 2017, lumapit ako sa Senado kay Senator Gordon noon upang ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Hindi siya nakinig sa akin kung ano man ang dahilan niya dahil sa pagsiksik niya sa noon kay Duterte. Si Duterte ang pinanigan niya dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay kinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang. Grabe, no? Grabe si Digong, no? Mahirap talaga kalaban si Digong, no? Mahirap talaga, no? Talagang sisiraan niya talaga yung buhay mo. Ayun yon, sisiraan niya talaga yung buhay mo. Ayan po talaga ang nangyayari sa mga kumakalaban kay Digong nung siya yung presidente. Diba si Trillanes muntik nang makulong ulit. Si Laila De Lima yung pinakakawawa. Tapos sila ni Robredo, 'di ba? Yung pinakalat ng mga ano, yung pinakalat ng mga DDS, sila ni Robredo Pobuntes. Dipitan niyo pambabae sa ano yun, eh. Sa kapwa babae 'yun, eh.
Oh. Ganyan po sila mga kababayan, sisirain po nila buhay mo. O malaking example lang itong si Asherto. Oh. Kung hindi itinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Correct. Kasi si Attorney Duterte, mga alipores niya, ang abogado at tagapagtanggol nila. Di ba? Tama to. Takalapong ko lang, no? Dito ako nagtataka, mga kababayan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, nagtataka talaga ako. Kasi yung intelligence report, si Michael Yang po nakalagay. Pero bakit si Duterte yung nagtatanggol? Di ba? Kasi kung normal po, mga kababayan, na kunwari normal na Chinese yan na nagpupulit po ng illegal sa Pilipinas, ang gagawin po yan, uhulihin, imbestigahan. Pero hindi po ganoon nangyari. Ang nangyari, mga kababayan, kung sino yung nag-imbestiga, ayun pa, yung napunta sa asunto. Baliktad! O buti na nga lang, mga kababayan, pati mga diawan. O, buti na lang si PBB ang presidente ngayon. O, kung hindi si PBB ang presidente ngayon, asan tayo putin? O, kaya dun sa mga bitter na mga dilawan, especially yung mga kakamping, diba isip-isip din pag may time. Pasalamat nga kayo kung ito ginagawa ni PBBM eh. O, here, continue. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Patulong beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon Hearing. Noong una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon, sa pisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. So may hearing na nangyari doon. At nag-oath ako doon. May minutes pa nga yun, hearing na yon. Yung pangatlo, nung scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan, may media. Subalit, hindi ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking intelligence report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako nakatin dahil ipinapapatay na ako at takot po ako para sa aking buhay. Actually, sinabi niya dito, no, mayroon daw siyang catheter. Ang pakakaalam ko, sa dialysis yun eh. Diba? So, ito, binabagit niya na ngayon na takot siya sa kanyang seguridad, no? Sige. Tao lang po ako. Siguro naman po ngayon, nakikita niyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan at ang kawalang hiyaan ni Duterte. Sana madismiss na po yung kaso na ipinail laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Alam nyo, no? Naintindihan ko to eh. Kung bakit ayaw niya sumuko eh. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na yung binato po nilang kaso dito kay Asherto ba to? 'Di ba? Is tungkol po sa droga. Catheter sa prostate. Okay. Sorry. Okay. So mga kababayan, kasi yung binato po kasi nila kaso is po sa droga, non-bailable. So kung non-bailable 'tong mga kababayan, ang mangyayari dito, nakakulong po siya habang dinidinig po yung kaso. Tulad po nung nangyari po kay Laila De Lima. 'Di ba? Yun nga lang kasi, mga kababayan, no, naipit po talaga siya ngayon kasi hindi naman po kasi uusad yung kaso kung hindi naman siya susuko. 'Di ba? Ganun yun eh. Not unless na merong house arrest, 'di ba? Na doon siya nasa sa bahay niya. So medyo mabigat talaga 'tong dinadala nito, no? Sige.
tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maraming maaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang kumikit. Correct. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Handa po akong tumulong para sila ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na ang mga tunay na nagkasala sa bayan, si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po din ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon Hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Pajardo, lahat ay patay na. Ay. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis. O, di ba? Pala na ito, malamang tibok na rin ito. Di ba? Buti na nga lang. Hindi nga, di ba? Yung mga kasama niya doon sa investigasyon, mga wala na. Mga tigok na. So, buti siya kamo nakapagtago. Kung di siya nagtago, hindi po natin malalaman kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi siya makakapagbigay ng statement ngayon na mapapanood natin at mapapakinggan natin. Pa? So, ano, Duterte pa more? Duterte pa more? Ha? Ayun ko ba, no? So, i-continue natin yan, no? Kasi, sa susunod nito mga kababayan, papakita ko sa inyo kung bakit niya sinuport si Michael Young. So, merong ano yan. Mahaba kasi itong house hearing. Mahaba ito. Inabot ata ito ng mga 3 oras. So, sa sunod po na topic natin, mamaya lang din, papakita ko po sa inyo kung ano yung naging basihan kung bakit niya sinakol si Michael Young. Okay? So, yun mga babae. No, so, yan po sa 1,100 po na nanonood ngayon. Sa hindi pa po nakakapag-like, palagtan na po ng video po na ito. Yan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito sa pasabog nga po ni General Asherto. Di ba? So, kayo ba? Nagulat ba kayo dito? Or, ba, alam na po natin na hindi na po bago itong mong balita na to. Itong ugong-ugong na to. Pero iba po kasi talaga kapag may tao po talagang involved na nagsalita. Di ba? So, yun mga ka-streetwise, so, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then, mga kababayan, ito pinaka-topic ngayon natin.